SMNI, Truth That Matters. Sa ating pong mga kababayan na nais pong magtanong sa ating palatuntunan, by text na lamang po ang inyo pong mga tanong sa ating text line. At syempre, makapagtatanong din po kayo sa ating mga chat box, sa ating social media stream. At yung pin, nakapin po yung ating Zoom link para rekta on video, on national TV po kayo makapagtatanong kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may mga natin na tayong tanong last week. Okay, pagbibigyan natin ng panahon. Number one, si Fred Cuti ng real estate ay naibigay sa mga anak. Pwede pa bang bawiin, Kuya Mark? Anong klaseng pagbigay? Depende yan. Yung pagbigay, kung if it is in a last will and testament, don't forget, pag last will and testament ang pagbigay, anytime pwedeng bawiin yan. Kasi the effectivity of the last will and testament will only takes place only upon the death of the decedent. Habang buhay pa yung owner or yung decedent or yung testator, buhay pa, anytime pwedeng baguhin yung last will. But kung true donation, depende din yan. If the donation, is it an absolute donation or a conditional donation? Pag conditional donation, pwedeng bawiin ang pagbigay ng property. Ano yung klaseng conditional donation? For example, ibibigay ko itong lupa na ito doon sa Tagaytay, 1,000 square meter na lupa sa Tagaytay, on a condition na tayuan nila ng bahay within two years. Paano kung hindi na tayuan ng bahay within 2 years? Pwedeng bawiin yung deed of donation. Pag-conditional. But kung absolute donation na, pagbigay ng property is an absolute donation, hindi na pwedeng bawiin yan. Alright, kasi ang ating paksa last week, Mark, may kaugdayan sa batas sa mana. Mana, pagbigay ng properties, parang ganun. Alright, si Bert de la Rosa, posible po ba kayo, Mark, sa Pilipinas, sabigyan ng mana ang mga alagang, alagang hayop? Pwede sa, ba yun? Sa ibang bansa, may nabasa kong isang article, isang mayaman doon sa UK, yung kanyang property, mayaman siya, batula siyang pamilya, binigay niya sa kanyang aso. That was in, maybe valid yan sa British law, but in the Philippines, no. Kailangan, ang bigyan mo ng mana, kailangan tao. May rules sa mana. Ang una is yung mga compulsory ears mo, yung mga, kung wala talagang ears mo, yung collateral relatives mo, kung wala talaga yan, state, pabalik yan sa state. Ibig sabihin, kung wala kang pamilya, ibigay mo lahat ng properties mo sa aso mo, ang aso walang capacity to accept. Ibig sabihin, yung property mo mapunta balik sa ating government. Sana all aso. Okay. Di ba? Mabuti pa yung aso ko, Mark. Kasi may mana. Kasi yung pagmamahal kasi ng hayop sa tao is unconditional love. Ang pagmamahal ng hayop sa tao, for example, aso, yung pusa, iba sa pagmamahal ng tao. Minsan ang tao nagmamahal, may kondisyon. But pag ang aso ang nagmamahal, ang pusa ang nagmamahal, walang kondisyon. That's why minsan yung mga mayayaman na nakita nila yung pagmamahal ng kanilang alagang aso, doon nila ibigay. But under the law, kailangan tao ang bigyan. Kung ibigay mo yung properties mo sa aso mo, sa pusa mo, balik yan sa ating government, yung mga properties mo. Paano kung tao na ugali aso? May ibang ganun. May tao na yung ugali, hindi makain ng aso. Ayan. Yun. But kung tao, ugaling aso, okay yan. Kasi ibig sabihin, loyal siya, friendly siya, unconditional siya, magbibigay ng pagmamahal ang kapwa niya tao. Pero nangagagat ang aso, Kuya Mark? Minsan nangagagat kung saktan mo. Pero kung alagaan mo, bigyan mo ng pagmamahal, hindi ka saktan yun. Bigyan ka ng times 10 ng pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Bueno, napupunta na tayo sa usaping aso. Dito tayo kayo magsakatlong tanong. Si Romeo Alingog Dumali ang Ginto. Attorney, yung kapatid namin na namatay pero may asawa, pero wala silang anak. May karapatan ba yung asawa ng aming kapatid sa mga mamanahin namin? Maraming salamat po. Ang mamanahin ninyo, for example, yung mga mana kasi are not considered conjugal properties. So ibig sabihin, pag ang mana, for example, galing sa tatay, galing sa nanay, ang mana, papunta sa anak, yung asawa ng anak, walang karapatan over the properties. In the very first place, ang mana, as a general rule, are not considered conjugal property. Bakit general rule? Kasi may exception. Anong exception? For example, yung tatay mo nagbigay ng last will and testament. Sabi doon, itong bahay natin, ibibigay ko sa pinaka-paborito kong anak. Kasama doon, ang aking pinaka-paboritong son-in-law. Pag ganun, conjugal property. But kung wala nakalagay, wala express statement galing sa last will, it means yung lahat po ng mana are not considered conjugal. Ibig sabihin, walang share ang legal na asawa.
walang share. Kung hindi, lahat papunta sa anak lang or yung sa anak galing sa tatay. Sa, as a general rule, pag conjugal properties, yung mga properties na nakuha sa effort ng mag-asawa. At excluding sa conjugal properties, yung mga inherited properties. Alright, last sa ating mga nagdaang tanong, Kuya Mark, si Koyme Aviceda o Aceveda Bautista, may kaibigan ako na may dalawang anak at namatay na siya. Subalit, sabi ng kanyang bunsong kapatid, kukunin niya ang isang porsyon ng ari-ariang na namatay kong kaibigan. Pwede po ba yun samantalang may naiwang dalawang anak ang namatay kong kaibigan? Sabi ng batas sa Law on Intestate Succession. Ang intestate succession, ang share mapunta talaga sa mga compulsory heirs or the legal heirs. Yung mga legal heirs, yung mga anak, yung tinatawag na ascendants, descendants. Actually, ang share talaga, una mapunta sa descendants. Pag wala kang anak, mapunta sa ascendants. Pag wala, mapunta sa collateral relatives. So yun ang hierarchy of the inheritance right. So ibig sabihin, napatay na yung kanyang kaibigan, ang share ng kanyang kaibigan mapunta sa anak. Hindi mapunta sa kapatid. Kasi ang kapatid are considered collateral relatives. Ang hierarchy kasi ng inheritance right, una, mapunta sa descendants, meaning mga anak. Kung walang anak, mapunta sa ascendants. Kasi ascendants, yung tatay, nanay, lolo, lola, descendants. Pag wala, mapunta sa collateral relatives. Who are the collateral relatives? Mga kapatid, mga pamangkin. So yun ang hierarchy of inheritance right. In this case, dapat mapunta sa anak, hindi mapunta sa kapatid. Alright, maraming salamat, Kuya Mark. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.